Hello, good day. This is the Maritime Aviator Vlog Journal Session 0089 and this is Neil speaking. Hopefully, ito na yung ano, sana last na vlog ko na nito na habang nasa barko ko. Pero alam mo naman, things keep getting interesting habang ano, habang on my last few days dito sa pagbabarko ko. I mean, last few days nitong sa barko ko. And yun nga, kailangan kong i-vlog na naman to as expected. Now, okay, so ano ba nangyari within this past few days sa akin since my last vlogs? Una, well, as expected, nagkakaroon na ng konting tensions dito sa workplace sa barko. Kasi basically, kagaya ng inaasahan, pag almost full Filipino crew na ang barko or kung yung kamote nyo is Filipino or chiefmate nyo is Filipino, expect na medyo magiging magulo na ang barko. Now, on our case, it seems na nagkakaroon na ng mga masasabi nating backstabbing sessions dito. As in, yung kamote namin, pagkaharap si, ano, yung isang kasama ko, or kaharap si AB, sinasabi niya, yung mga negative side ni Pumpman. Now, habang yung kamote naman, kaharap si Pumpman, sinasabi niya naman yung negative side at pangit na side ni AB. So, basically, sa madaling salita, nagdodoble kara siya. And, well, of course, naririnig ko lahat. And obviously, kasi nasa paligid lang ako nung sinasabi niya yun. Alam mo yung ugali ng mga Pilipino na, yun nga, pagpatalikod ka, nagsasabi ng hindi maganda sa'yo. So, I guess present din dito yung galing yan sa mga seaman dito sa barko. Yung tipo na pagkaharap ka, matino. Pero pag nakatalikod ka, nagsasabi siya ng negative stuff. So, yun. So, overall, mag-iingat-ingat kami din siyempre sa Pilipino na kamote namin. Kasi, yun nga, from the looks of it, tahimik lang ako. Pero sa itsura ko, baka nagdodoble kara siya. And malay din natin, pagka wala ako or nakatalikod ako, baka nagsasabi din siya ng negative tungkol sa akin. Which of course, I don't know kasi syempre nakatalikod nga ako, hindi ko alam. But ganun kasi ang environment kasi sa barko eh. Uso yung mga sabi nating backstabbing o yung nagsasalita behind your back. So, oh yeah, aside from that, ito pa ang isang pangit na ano nangyari within this past few weeks. Yung kamote namin na Pilipino, medyo dinadown niya masyado yung ano, yung deck cadet namin at nagsasabi siya ng, well, sabihin na natin ng mga, alam mo yun, yung parang dinadown niya masyado yung tao in a harsh way. And sa halip na, yun nga, now, yung decadet namin, Pilipino din. So, parang minamaliit niya, nilalait niya, all that sort of stuff. So, syempre, I guess yun ang pangit din sa pagka-Pilipino ang kamote. Sa halip na dapat i-encourage niya yung tao, i-uplift niya, o at least i-inspire niya yung tao na magpursige sa pagiging sima niya. Kahit hindi siya maging official, i-pursige, i-uplift niya dapat or convincing niya yung tao na you know, yun nga, dapat i-uplift niya yung spirit ng tao na magpursige maging seaman, sa halip na ganun ang gawin niya, ang ginagawa niya, nilalait niya pa. Which is nakakadismaya kasi ganun pa talaga ang galing ng mga Pilipinong kamote sa ano, sa barko. Medyo sa halip na yun nga, tulungan niya yung mga kapwa niya Pilipino, nilalait niya pa. And yung kadete, syempre, Filipino kadete, sa halip niya, bigyan niya ng inspirasyon o i-encourage niya yung tao na magpursige sa pagiging seaman, parang dinadown niya pa. Syempre, yung kadete naman namin, given the first time niya sa barko at syempre, kadete siya, hindi naman siya makahimik sa mga ganon. Syempre, tahimik lang siya. Ano naman, I'm just saying this because ito yung nawi-witness ko and nare-record ko ngayon na nangyayari sa barko. So, trust me, 100% na malaki ang posibilidad na pag Pilipino ang kamote nyo is magiging magulo ang barko. And frankly, hindi rin positive ang, yun nga, which, yun nga, hindi positive ang impression ko sa kanya.
Which dapat nga, okay, sabihin na natin na tinitraining mo nga yung tao for harsh realities, pero hindi dapat mo tinitraining yung tao sa pandalayat at insulto. Dapat kung tinitraining mo siya, hindi mo lalaitin siya. Parang magbibigay ka lang dapat ng suggestions na ganito yung mga iba nilalait ng tao, ganyan, ganyan. Hindi yung lalaitin mo siya na sabihin na natin, alam mo yun, parang binabastos niya yung mga tao, yung kadete. I don't think it's even appropriate na dinadown mo yung tao, nilalait mo siya. But, of course, barko to. Isipin mo na yung mga tao dito, of course, yung mga tao dito sa barko, hindi, sabihin na natin, hindi ganun ka-progresibo ang ugali and laid back. Wala lang. Kahit sabihin natin training yon, I don't even, kung ako din ang magiging trainer sa ganyan, I don't think it's a proper way. I mean, kung flight sa aviation kasi, pagka naging flight instructor ka at ganyan ang tono lagi ng pananalita mo sa mga estudyante mo, asahan mo, things will look very bad. Pero like I said, seaman ito, hindi naman to aviation. People here sometimes do bad things na hindi sila, you know, malakas ang loob nila kasi they have little impunity sa mga ganitong bagay or they will not be held accountable. Okay, ano pa ba? Oh yeah, one more thing na nangyari sa akin is ito, since pababa na ako, may isa akong kasama dito na balak niya magsiksik ng bagahe pa sa akin, sa bagahe ko. Samantalang ako, syempre ako, conscious naman ako sa weight limitations ko sa aeroplano. Ang rule sa aeroplano pag pababa ka na sa barko, o ay may pagsasakay ka ng aeroplano at pa-disembark ka na sa barko, is kailangan you have to check in luggage na each dapat 20 kilograms. So syempre, isang backpack, pero yung backpack it depends sa flight carriers mo kung ano yung timbang. May ibang flight carriers katulad ng Philippine Airlines at Cebu Pacific na tinitimbang nila yung backpacks. So I have to watch out for that kung tinitimbang nila yung backpacks ko or not. So, yun nga, nag-iisip pa ako up to now. But anyway, going back, may isang kasama ako na yun nga, balak makisiksik ng bagahe and nakakasar kasi habang ako, naggagawa ako ng efforts at nag-iisip ako kung paano ko bawasan yung mga bagahe ko sa barko na makapasyado sa 20 kilogram limit, siya naman parang nagsasuggest siya na isiksik yung kanyang bagahe sa bagahe ko, which is very unfair at nakakaasar. And of course, it led me na rudely na sinabi ko na tinurn down ko yung kanyang suggestion. Kasi to be honest naman, unfair naman talaga din sa akin yun. Kasi ako, naggumagawa ako ng effort na para bawasan ko yung bigat ko ng sa bagahe ko. Samantalang siya, wala naman siyang effort na ginagawa at instead, nakikipasa pa ng bagahe at isisiksik niya pa yung bagahe niya sa bagahe ko, sa bigat ng bagahe ko. So sa mga seaman, I know it may sound rude, pero hindi ka obligado na dalhin yung bagahe niya. Lahat tayo dito, meron tayong kanya-kanyang limitation sa bagahe sa pag-uwi. And katulad nga na sabi ko, limited tayo ng bagahe na 2 check-in baggage, 20 kilograms each, 40. Actually, ang totoong numbers nun is 23, pero just to be safe, it's 20. Tapos siya ito, tuntang kasama ko, medyo, ewan kung anong utak niya, gusto niya pang isiksik yung, excess siya sigurado sa 20 kilograms, isisiksik niya yung 20, ewan kung anumang any kilograms na yun sa bagahe ko. I think it's unfair, kasi bagahe niya yun, dapat he is sole responsible sa mga bagahe niya. Kasi ako personally, I am sole responsible sa bagahe ko and I'm doing all the efforts I can para bawasan yung bigat ng bagahe ko. As a matter of fact nga, sa sobrang conscious ko ngayon, sa bigat ng bagahe ko, yung mga pasalubong na tsokolate na dapat dadalhin ko sa bahay, kinain ko na. Kasi, just to be sure na hindi ako lalagpas sa 20 kilograms. So, yun nga, it's very unfair nga, like I said, na nagbago ako ng efforts para bawasan ang bagahe ko at siya naman nakikisiksik. So ayun, I rudely turned it down, which of course I bet na yamot siya doon, pero kahit sabihin natin bastos na sinabi ko, it doesn't necessarily mean na yun nga, walang point na sinasabi ko. And above all, ganito yung mga sistema at ugali ng mga Pilipino sa barko, lalo na kung pa-uwi kami makikisiksik ng bagay at makikisiksik.
So as a word of advice, huwag niyong, it may sound rude, pero huwag kayong pumayag na isiksik yung bagahe nila sa bagahe nyo. And besides, hindi naman nag-a-apply na ang rules sa barko pag nandun ka na sa airport o sa aeroplano. It's basically every man for himself. So yon, ano pa ba? And one more thing na gusto ko lang ding i-add is hindi dapat siya nakikialam sa affair sa bagahe ko kasi private property ko yon. Huwag niyang pakialaman yon. Back off. Ah, tama naman yun, di ba? If I recall correct, walang sino man sa barko ang pwedeng makialam sa private property mo. And yung bagahe mo is your private property. But like I said, alam mo naman ang barko, marami mga ganun yung mga utak ng mga tao. So, expect it's things are messy sa barko. Ano pa ba masasabi ko? Well, yeah, one more thing in regards sa ano. Now, isa din kasi sa main reason kaya uuwi na rin din ako is because yun nga, nagpalit nga ng ano, ng chiefmate at naging Filipino na yung chiefmate namin dito. Pero kung nanatili yung puti namin na chiefmate dito sa position niya at nag-decide din siya na, you know, sumama siya sa barko hanggang, you know, sa huling journey nitong barkong to dahil ibibenta na siya, I would definitely have chosen also the same decision na manatili pa sa barko hanggang till the end to see this through. Pero yun nga, nung nagkaroon ng Filipino chiefmate is it would be best para sa akin na umuwi na ng barko earlier than expected. Kasi walang amount ng money or any type ng financial compensation na makakapag tumbas ng sakit ng ulo na abutin ko kung mananatili pa ako sa barko. And remember, as a seaman, safety first, kung tawagan nga nila. Unahin muna natin yung kaligtasan natin bago yung kaligtasan ng iba. And on my case, it's not worth the mental stress na abutin ko or effort na i-risk ko yung sarili ko para lang sa isang kakarampot na pera o kakarampot na pa-premium ng ship's property kung ano, ibibenta ang barko. There is no amount of money that can ano. Ang masasabi ko na lang is they can keep it and shove it up to their So yun nga, it's best na umuwi na rin din ako. It's better this way kasi frankly talaga, okay sana to kung puti talaga yung chiefmate namin eh. Yung umuwi na puti na chiefmate ngayon, kung siya yung nanatili dito, I will definitely stay dito sa barkong to. Ngayon, ngayon I think I had a second thought and mas mabuti na akong umuwi. After all, tapos na rin din naman ang contract ko eh. I'm already 1 month extended from my usual contract na pinirmahan ko. So yun, to be honest, mahirap talaga pagka meron kang Filipinong kamote sa barko. Now, personally, wala naman siyang sinabing masama sa akin. Pero just to be safe, yun nga, it's best I go home na. So, yun, there is no amount of money na makaka... Frankly, to be honest, it's a bad decision pa nga na nanatili ko up to this far sa Fujairah. Dapat nung nasa Singapore pa lang itong barko na to is bumaba na ako when I had a chance. Pero, you know what they say, better late than never. Honestly, kagaya nga ng rason ko, kaya ang rason ko din na bumaba is pahirap na ng pahirap yung tinatawag nating regulations na ini-impose nung aming Filipino na kamote dito sa barko. Obviously, kasi obvious naman, I've already said it on my previous vlog na mahilig siyang magpasikat sa kumpanya, you know, magpaporma. Pero kung titingnan mo, anong silbi naman niya kung mahihirapan naman yung tao. Anyway, alam mo naman tayo, pagka Filipino chiefmate naman kasi talaga, or Filipino senior ship officers, kadalasan yan, mahiling magpasikat sa mga kumpanya, mga sip-sip. Pero, I'm definitely tarantado at gago sa barko. And, it's best na umiwas ako sa mga ganong klase. So, as usual, like I said, going back sa sinabi ko, pahirap na lang pahirap yung mga regulations niya, like say, yung sa sapatos, I've already said that, and almost linggo-linggo na may drills na nagmukha ng training center itong barko. I know, nakalagay yan sa regulations na kailangan talaga na,
you know, mag-drill. Pero, like I said, I'm not in favor na linggo-linggo na mag-drill. It's very, sabihin na natin, not practical. Pero alam mo naman ang ugali natin mga Pilipino sa barko, kadalasan, lalo na yung mga ship officers na yan, is kadalasan medyo pasipsip. But don't get me wrong, may mga Filipino senior ship officers din, mga chief mate na Pilipino at kapitan na matino din. Marami din naman na matino. Pero mas marami din ang mga tarantado at gago dun. So, yun nga, it's best na mag-disembark na ako for now, just to avoid and dodge the bullet. Also, one more thing na iaano ko, which nangyari kahapon, ilalagay ko sa log entry. Yung kadete namin, currently hinimatay kahapon as kahapon due to suspected na dehydration and heat stroke. Of course, it was awful kasi nga yung mga ganitong occurrences, and kailangan namin siyang ilagay sa ship's hospital for of course for treatment kasi yun nga, buti na lang nakita siya nung kasama ko na nag-collapse sa init ng init. And yun nga, nung nilagay namin siya sa sa ship's hospital, he was unconscious for a few hours, and probably nagsho-show siya ng signs ng disorientation. Bigla siyang umiiyak na parang akala mo may masakit sa lower half ng body niya. Well, of course, it's only speculation kasi alam naman natin pagka ganito na nasa, you know, Middle East area ka at halos kataasan na ng summer ngayon sa Middle East, alam naman natin ang temperatures dyan would range from 37 degrees and up. And syempre, masakit na nagkakaroon ka ng cramps kasi doon sa mga victims ng mga dehydration at overheating, na-experience nila yung cramps. So, sa sobrang painful nung cramps na yon is nag-i-scream yung tao, or in some cases, medyo, well, yung iba, I heard from the stories, I haven't seen one, is that nagmamakawa pa yung iba na ayaw na nilang lumabas sa kubyeta dahil sa sobrang init, nagka-cramps yung buong body nila probably. Well, fortunately naman, naagapan naman si Kadete nung nag-collapse siya. Pero he was knocked out for a few hours, and yun nga, nagdi-delirious siya at disoriented kasi parang probably sumisigaw siya kasi probably siguro masakit sa katawan yung cramps. And you know, alam mo yung pag nakakita ka sa hospital na umiiyak yung tao sa sakit. And yun nga, it's quite horrible kasi nasa ship's hospital siya. So pinutol na namin yung yung coveralls niya, tinanggal namin yung coveralls niya, kailangan and pinalamig namin yung lugar just to prevent ng butawag dito, just to prevent yung overheating ng katawan niya. And at the same time, nung as soon as na-regain niya na yung consciousness niya, pinainom na namin siya ng mga hydrate or Pocari Sweat, ang ginawa namin yung remedy, yun ang pinainom namin sa kanya, at least para ma-regain yung rehydration niya since suspected na heat stroke and dehydration ang nangyari sa kanya. Now, ano naman ang kaugnayan nito regarding sa nangyari sa sa kanya na nag-collapse siya? Well, some of my rumors na narinig ko sa mga kasama ko is dapat hindi mangyayari to na accident na to sa barkong to, or incident, or yeah, incident, hindi siya accident. Kasi incident is a situation na walang na-injured. Hindi dapat mangyayari tong na to kung hindi alam ng kamote namin na yun nga, na rest day nung araw na yon dito sa barkong to, pinagtrabaho niya pa yung kadete sa init ng araw. So habang yung mga ibang kasama ko, or ako personally, nagpapahinga na kasi sa Sabado half day, yung kadete nagtatrabaho pa at sa init ng araw, sa gitna ng init ng araw. Which of course, alam naman natin na hindi magtatrabaho ang kadete without ng utos ng kamote namin. So yun yung sabi ng kasamahan ko, of course, I'm just only inferring na sinabi niya. Which, of course, sinadinagdag na rin ng kasama ko na yun nga, yan ang problema pagka Pilipino ang chief mate. Na, yun nga, yun ang problema pag yung Pilipino chief mate niya masyadong nagpapasikat at nagpapabango sa opisina. Hindi niya alam na pinuput niya in harm's way yung isang tao, but just lang for the sake of performance.
And frankly, at this point na mahirap na yung tao ngayon ay nagtatrabaho sa, you know, sa tanghaling tapat 10 to 3 p.m. 10 a.m. to 3 p.m. ngayon na nasa Fujairah area na kami at napakainit. Halos sa start na ng summer season dito. So, yun nga. It was quite horrible yung incident na nangyari kahapon. Yung nasabi ng kasama ko, supposedly dapat nagpapahinga na yung kadete. Pero etong ewan kong chiefmate namin, sabi niya, hindi naman dapat mangyayari itong ganitong insidente nito kung hindi niya, yun nga, masyado niyang binubugbog sa trabaho yung kadete. I don't know. To be honest, may point naman yung kasama ko eh. Kasi kung alam niya naman, supposedly kamote ka, chiefmate ka, alam mo yung situation dapat sa labas na mainit at very dangerous na at this point of time in the year. Pero pinapatrabaho mo pa yung tao. And what's worse is oras na ng pahinga lahat, ingat nasa labas pa siya. So, yun nga, paano kung may masamang mangyari dun sa ano, sa kadete na yon? And dehydration and heat stroke is very lethal sa mga seafarers. Marami na rin na-report na insidente ng mga seafarers na matay dahil sa dehydration at heat stroke. Now, ang sinasabi ng kasama ko, Chief Mika, you should have known better na hindi mo dapat nilalagay sa alanganin yung mga subordinates mo, specifically yung deck cadet. So, ayun, luckily naman na revive naman namin yung deck cadet. Revive namin siya sa hospital, although he was unconscious for at least, 3 hours or so. Buti na lang may kasama siyang EB din doon na yun nga, tinawag kami na yun nga, buhatin siya papunta sa hospital. Personally, ako hindi ko rin nakita yung insidente kasi, rest days ko na rin naman yun, off ako. At nasa loob ako ng kabina, I was busy packing all my stuff ngayon since pauwi na ako. Na I just received a phone call dito sa kabina ko na yun nga, nag-collapse si kadete at kailangan namin lumabas. So, nung pag-arrive ko doon, nakita ko may stretcher na, yun nga, kailangan lang ng folks na buhatin siya papaloob sa matawag dito, sa hospital. And yung direction ng since BLCC to, nandun siya doon sa may area ng helicopter landing. So it's quite a bit far, at least more than 300 meters. So at least 150 plus meters ang distansya mula doon sa ship's hospital na area. Well, anyway, yun ang sabi ng isang kasama ko. So, sinabi ko na lang sa kasama ko na he should be quiet about yung words niya kasi baka mapag-initan siya. Alam naman natin na sa barko, there is no such thing as freedom. So, concerned din ako doon sa kasama ko na, about his comments and kasi baka yung comments niya ay mapag-initan siya nitong kamote. Kung sabihin niyang, sabihin niya specifically na hindi dapat mangyayari ito kung hindi mo pinagtrabaho yung kadete sa yun nga sa kubyerta ng ganitong tanghaling tapat sa yun nga sa Fujairah. And alam naman natin may mataas ngayon ng dehydration at heat stroke incidents. So nasa na ba ako? Yun, sinabi ko lang sa kasama ko that he should be quiet kasi baka pag-initan ka. Parang ang sinasabi niya ng point here is yan ang problema pagka Pilipino ang chief mate. Kadalasan pinuput niya ng harm's way. Sorry, medyo lost pa yung memories ko ngayon kasi frankly, up to now, it's really hard for me to process yung ganitong nangyari na incidents. And what's worse, hindi ko na-record ito kasi lahat na ng memory sa hard drive is already full. Pero yun nga, ang sinasabi ng kasama ko is be very careful kasi pagka yun nga, ganyan na Filipino chief mate yan, he doesn't exactly, alam mo na, he doesn't exactly sabihin na nating make wise decisions in regards to paano mag-manage ng tao. Isipin mo, pag nangyaring may masama doon, halimbawa may, let's just say na some seafarers die na ganun nga, na paano kung may masamang nangyari dyan sa kadetin at hindi na siya say bumangon o naging conscious pa. Of course, alam naman natin na medically lalabas niyan na may masamang nangyari sa kanya via heat stroke and dehydration. Pero ang tanong doon, bakit siya na heat stroke at dehydration?
Siyempre, obviously, lalabas ng alam ng mga kasama ko na pinagtrabaho mo yung tao ng ano, sa ganitong dangerous temperature times, 10 a.m. to 3 p.m. So, siyempre, lalabas naman sa medical reports noon, eh, yun nga, malinis ang ano niya, malinis ang pangalan niya kasi nag-ano nga, sa, na, ano naman sa dehydration industrial accident, dehydration and heat stroke. Pero ang matanong mo yung question, bakit siya nagkaroon ng heat stroke and dehydration? So, yun ang sabi ng kasama ko na, yun nga, mag-ingat kami kasi gaganyan-ganyan daw, simpleng tarantado yan, yung Pilipinong ano na yan. Kita mo, hindi siya nanigaw, hindi siya nagbuhat ng anything physical violence, no. Pero ang ginawa niya, simply pinagtrabaho niya yung tao in harm's way. So, I would just would like to, ano, for me, sinasabi ko lang to for historical and academic accuracies. Of course, yun yung sabi ng kasama ko, it did not came for me as well, yung word na yan. And binalaan ko siya na itahimik niya yung bunganga niya kasi baka siya mapahamak o pag-initan ng Filipino chiefmate namin. So, I'm saying this as out of concern. I mean, ako naman, pwede naman ako magsalita kasi hindi naman kilala yung mukha ko. And at the same time, is YouTube naman to or any other social media platforms eh. Pero the fact still remains na ito. Na delikado pagka meron kang Filipino senior ship officer sa barko. Kasi yung mga iba dyan, pwedeng simpleng tarantado at gago. Na, I've already said that. So, ayun, yun din ang dahilan. Kaya uuwi na rin din ako. Better safe than sorry. Mas mabuti ng, ano, umuwi ako ngayon kaysa mangunsumi ako dyan at baka pag-initan pa. And it's like I said, there is no money na kayang katumbasan ang iyong safety. So I guess yun lang muna mare-report ko. Hopefully, sana ito na yung last na vlog ko dito sa barko and there will be no more delays on my disembarkation. So again, this is Snail. This is the Maritime Aviator Blog Journal Session 0089. Logging out.